Hey, what's up mga pari? And welcome back to my channel. Ayan guys, sa ilang araw na lang, butuhan na naman sa taong 2022 election. So, pipili na naman tayo ng mga karapat dapat na mamumuno dito sa ating bansang Pilipinas. So, hindi maiwasang pagtakhan ng ibang tao, lalo-lalo na ang mga hindi kaanib ng Iglesia ng Kristo, ang ginagawang pagkakaisa ng Iglesia sa tuwing sasapit ng halalan o sa panahon ng pagpili ng iuupong kandidato, ang iba naman ay humahanga sa gawaing pagkakaisa ng Iglesia ni Kristo. At sila man ay sa kanilang samahan o relihiyon ay nagtatangkang gayahin ang pagkakaisa, lalong-lalo na pagdating sa butuhan. Ayan. Ang iba naman ay tumutuligsa o nanunuligsa at sinasabing ang ginagawang iyon ng Iglesia ni Kristo ay labag sa kalayaan ng isang tao na mamili kung sino ang gusto nilang mamuno sa isang bansa o kaya sa isang pamayanan. Ito raw ay maliwanag na pagsaklaw ng isang relihiyon sa personal na karapatan ng mga mamamayan. Kaya every election ay inaabangan ng mga kaanib ng Iglesia ni Kristo at kahit mga hindi kaanib ng Iglesia kung sino ang kanilang napiling pagkakaisahan para sa darating na butuhan. So, nanood ako kagabi ng Net25 sa mata ng Agila ay doon sinabi kung sino yung susuportahan na napili ng ito yung mga pagkakaisa nilang iboto. Mula sa pagka-presidente down to senators ay mapalad dahil nakuha ng kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suporta ng Iglesia ni Kristo sa pagka-presidente, Vice President Sara Duterte Carpio. Ito yung mga senador na napili ng or pagkakaisahan ng mga iglesia, ha guys. Sa senador, Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, Joel Testaman Villanueva, Joseph G.B. Gomez Ejercito, Sherwin Win Gachalian, Mark Villar, General Guillermo Eliasar, Lorna Reginal Loren Legarda, Juan Miguel Mig Sobiri, Jojo Mar Binay, Francis Joseph Ches Escudero, at si Robin Padilla. Yan yung mga kandidatong pagkakaisahan ng mga Iglesia ni Kristo ngayong halalang 2022. So ayan, ngayon kung gusto nyong sundan or gayahin yung mga susuportahan ng INC, edi maganda. Pero kung nasa iyo, kung ikaw ay gusto mong iboto si ganito at nararapat para sa iyo, okay lang, di ba? Kumbaga, sabi nga nila, opinion mo, respeto mo, respetuhin mo yung opinion ng mga bawat isa. Kasi pa pagayon itong kasama ko, ayan, meron siyang gustong presidente, meron siyang gustong senador. So, yun lang. Meron din ako mga napipisil na gusto ko maging senador na nandito sa gusto ko. Pero meron din akong gusto na wala dito sa kanilang listahan. So, ayan guys. Salamat sa inyong panunood. Ayan. Sandaling video lang to, mabilisan. Shout out sa aking kaibigan, kumare. Ayan, si Princess Likoven at sa aking gwardiyang puging-pugi from fresh from vacation. Baba mo yung kamay mo. Ayan. BBM. So go. Ayan guys, maraming salamat at huwag kakalimutan like, share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Noli Peralta Vlog. Ayan. Hanggang sa muli. This is Noli Peralta Vlog from Baguio with Love. Bye-bye.